Hello. Today I will be sharing with you some facts about University of the Philippines Open University and the Graduate Certificate in Distance Education. And bibigyan ko rin kayo ng glimpse sa mga learning experiences ko as a freshman doon sa UP since January 2020. So let's have some recap first about what University of the Philippines Open University is. So UP Open University is the fifth constituent university of the University of the Philippines system. So the University of the Philippines Open University is parang yung pinaka-digital version ng UP. So it was recognized and declared by the Commission on Higher Education as the National Center of Excellence in Open Learning and Distance Education. So, kumbaga, kung mag-aaral ka through distance learning, the best university that you can go is UP Open University. So, ano ba yung mga ino-offer nila dito? So, meron silang mga graduate certificates, meron silang mga diploma courses, at saka meron mga master's and doctorate degrees. So, iba-iba mga faculties yun. So, ngayon, ang bibigyan ko lang ng emphasis is kung ano yung aking inaaral, yung aking tinitake today, which is the Graduate Certificate in Distance Education. So, Graduate Certificate in Distance Education is under the Faculty of Education. And a Graduate Certificate in Distance Education is conjointly offered with a Master's in Distance Education. So, yung mga kaklase ko dito ay yung mga nag-aaral ng MDE. Pero meron mga nag-aaral din ng mga GCDE. Pero ilan pa lang yung mga nakaka-graduates na graduate ng MDE kasi nga iilan lang ang nag-take nito. So that's why kung hindi pa kayo nag-take ng master's or kagagraduate na sa bachelor, I am really encouraging you, if you're an education student especially, to take Graduate Certificate in Distance Education. So Graduate Certificate in Distance Education is focused siya talaga or concentrated siya sa kung ano or paano ba dinideliver ang instruction, ang learning ng distance mode. Actually, concentrated siya mostly doon. Doon yung mga classmates ako, mga doctors, yung mga medical doctors, yung mga nurses, yung iba nga mga IT. So, iba-iba kami ng fields. But mostly, mga education students talaga ang nandoon. So, mostly concentrated siya sa educational field kasi na distance learning ang kanyang pinapokusan. If I'm not mistaken, it's the only UP Open University is the only university offering Master in Distance Education and Graduate Certificate in Distance Education in the Philippines. So, ano ba requirement dito? Basically, para ka makakuha, ay sino ba yung pwedeng kumuha ng GCDE? So, kapag ikaw ay nakapag-graduate na ng isang bachelor's degree, pwede ka na mag-take. Actually, wala siyang restrictions kung ano yung background mo. Pero preferably, mas maganda kung education background kasi yun ang na-realize ko nung may mga several of friends ako sa UPOU. Ang lagi nilang mga comment ay dahil nga wala silang background sa education, so medyo mahirap yung intindihin yung mga ibang concepts kasi nga education by nature talaga ang GCDE. So, pwede rin kumuha ng GCDE basta may bachelor's degree ka and hindi lower than 2.5 ang yung general weighted average. So, I'll be discussing in-depth details kung paano ka mag-enroll sa susunod na vlog. So, ngayon, ano ba yung mga kailangan mo i-take ng mga courses? At ilang courses ba ang courses or any course subjects? Ilang courses ba ang kailangan mo i-take bago ka gumraduate ng GCDE? Ang GCDE ay composed ng 18 unit coursework. So, we have EDDE 201, 202, 203, 204, at saka 205, at saka isang elective. So, 201 is all about the foundations of distance education. I-discuss doon sa inyo kung ano ang nature ng distance education, open distance learning, yung pagkakaiba ng mga ng distance learning at yung mga iba pang mga concepts na related sa distance education.
na most of the time ay pinag-i-interchange, just like flexible learning, ano pa ba, correspondence education, o kaya yung mga online, ganyan. So ano ba yung mga appropriate terms na dapat gamitin? Pati yung mga underlying principles about it, just like mga interactions, how interaction works in a distance learning environment, i-discuss din yung sa inyo. So yung sa 201. So 202 naman is learning theories and instructional design in distance education. Dito tinuro sa amin kung paano mag-create ng mga instructional materials, mag-create ng isang learning plan designed in a distance education setup. So, ibig sabihin, online setup, paano mo siya ituturo? Anong mga kailangan niyong gawin? Anong mga materials na mga needed? Anong mga instructional design models ang meron na pwede mo ma-adapt? So, yun yung mga considerations sa EDDE 202. Sa 203 naman, technologies in distance education. Sa 203, tinuturo kung ano yung mga technologies na pwedeng gamitin sa pagtuturo sa distance learning, just like print technologies, soft copies or hard copies man yan. Or sa iba naman, we have digital technologies, network technologies, for example, mga gamification, mga ganyan. Tinuturo yung mga iba't ibang strategies kung paano i-deliver ang distance learning. Kaya sa tingin ko talaga, very suited to ngayon eh, actually, dahil sa activities natin. We also have EDDE 204, we have assessment of student learning in distance education. Dito naman i-explain kung paano i-assess. So basically, iniisip natin na distance learning. So, mahirap siyang i-rate yung mga estudyante paano natin malalaman kung sila ba talaga sumasagot, o if in case na mag-create ka ng isang assessment design, ano yung iyong gagawin para masigurado mo na talaga yung estudyante din ang gumagawa, or ano yung mga validation processes, or ano yung iyong mga kailangan gawin para masigurado na yung mga bawat activity na yun ay may contribution doon ng estudyante. And how are you going to mark them? So, paano siya i-grade? May peer group ba? Collaborative ba yan? Or individual task ba yan? So, doon yung tinuturo sa assessment. Sa 204. Sa 205 naman, management of distance education. Ito yung subject na ititake ko ditong upcoming term. So, dito sa management of distance education, sa overview niya, tinitingnan doon kung paano ba ang pag-facilitate ng isang distance learning environment. Sa distance education, ano yung mga considerations, especially kapag ikaw ay nasa isang distance learning institution, or sa distance education institution, ano yung mga gagawin para mas maging maganda or pulido yung pag-deliver ng mga instruction sa mga estudyante or pag-deliver ng learning experiences sa mga estudyante. So, yun ang kinukonsider sa management of distance education. At ay ka-anim na subject na iti-take mo is elective. So, sa elective, ang maraming klase na pwede kang pagpilian. Merong sa pedagogy, merong technology application, sa educational management. Yung na-take ko is under siya ng pedagogy, lifelong learning na sa akin. Pero may iba pa mga pipilian, just like for example, ang mobile learning, kung gusto mo matuto kung paano gumamit ng phones or cellular phones and other technologies applied in distance learning. So mag-design talaga kayo ng isang particular na tool or educational tool na solely or intended for educational purposes in distance education setup. So bakit MDE? Ngayon, ginagawa ko itong vlog na ito para i-explain sa inyo itong matutulong sa inyo, kasi ito yung very timely talaga siya eh. Ngayon kasi sa COVID-19, nag-change tayo, nag-shift tayo ng modality mula sa face-to-face setup, tapos lumipat tayo sa isang setup, sa distance learning setup, or sa amin sa SUCs, flexible learning ang tawag. So, meron mga modular, may nag-blended, meron yung mga nag-online. So, I think taking JCDE is very timely. Nasa tingin ko, i-grab mo yung opportunity kung wala ka namang ginagawa. At gusto mo mag-aral ngayon, I assure you, maraming kang matututunan sa mga teachers dito sa UP Open University. So, saan mo ba magagamit? Yung nga, sinasabi natin. So, sa
Saan mo ba magagamit yung mga matututunan mo dito sa Graduate Certificate in Distance Education? So, doon mo kasi matututunan sa GCTE yung mga appropriate na mga materials na dapat mo ibigay. Kagaya nga, nag-design lang tayo ng materials o self-help instructional materials. The question is that appropriate? Yung binibigay ba natin ay talagang akma sa modality na pinili natin? Just like for example, in the modular approach, syempre, walang ano doon, walang teacher presence. So, content na ang nandoon. So, anong gagawin mo para ma-fill upan yung nawalang teacher presence? So, tinuturo yun sa distance education. So, kapag gagawa ka ng assignment, for example, actually, we are already applying it in Rangoon State University sa Master's namin sa Education na nag-prepare kami ng mga study guides na hindi na kailangan magtanong ng estudyante kung ano yung iyong mga task na gagawin because it was already supplied in detail. Ano ba siya? Anong klase ng task? Anong mga resources ang pwede nilang magamit? Saan nila ito pwedeng kunin? Kung halimbawa ang mga online resources mo yan, nilalagay na doon ang mga link, formatting, lahat dapat i-explain mo na doon. So, hindi na kailangan mag-ano ng estudyante, hindi na kailangan mag-ano ng estudyante. Sir, kailangan ito pa sa lahat na doon nakaset. So, yun yung mga nakikita kong paggagamitan mo. At lalo ngayon nag-pandemic, hopefully nga mag-stop na itong ating pandemic at magkaroon na ng vaccine. Pero sabi nga, new normal na eh. Kahit na siguro na bumalik tayo doon at meron ng vaccine at okay na, still, magkukontinue pa rin itong ganitong klase ng distance learning, lalo na sa mga estudyante gustong-gustong makapag-aral tapos malalayo sila. So, mag-work at mag-work pa rin ito. That's why it's very timely for you to take a graduate certificate in distance education. So, ano naman yung mga naging realizations ko? At yung mga tips na pwede kong ibigay after a year na nag-aral ako sa UPAU. Actually, sa una, nakaka-ano talaga siya, mental shock at saka culture shock. Kasi parang ang mga kasama mo, mga kaklase mo, mga bigating talaga, nakakatakot talaga sa mga kasama. Sa mga Inglesera, Inglesera, nagkaklase ako na galing ng Japan, nasa Oman, nasa US. So, talagang at first, maano ka talaga. Hirapan kang mag-adjust. Pero yun yan, kasi pinili mo naman mag-aral in distance mode. So, kailangan mo mag-adapt doon sa anong klaseng learning environment. So, sa una lang naman eh. Pero sa huli naman, makakapag-adjust ka na. Next naman, kailangan mo focus talaga. You need to focus on your studies. You need to think of things na dapat ay sa ganitong schedule, dapat may ma-accomplish ka. Kasi pag hindi, magka-cramp ka talaga. And honestly, ako magka-cramp talaga ako ng student. Dahil na-busy sa trabaho, may mga cases ako na nag-ihingi ng extension sa professor. Sir, pwede pa pa-extend? Kasi nga, ang hirap din naman kasi ng mga task talaga. Hindi naman siya katulad ng mga task na essay lang. So, yung mga pinapagawa, it took maybe 2 to 3 weeks to accomplish bago mo matapos talaga yung trabaho na yun. Kung ikaw naman ay mahilig sa cramming, ano ka, ilang overnight siguro ang gagawin mo para lang matapos yung task. Dalawa lang kalalabasan ng maaaring pangit yung output mo. Hindi talaga, kumbaga, hindi kagandahan ang magiging output mo or late ka kapag submit. So, yun, may mga deductions naman, may mga rubrics naman para doon. So, kaya kailangan mo ng time talaga. You need also the time to read. Kung hindi mo na kaya magbasa, may mga apps naman sa Play Store or kung ano ba sa Apple, kung bawa, na automatically na binabasa niya yung mga PDF files, for instance. Tapos pakinggan mo na lang para nakapagpahinga yung mata mo. Kasi kung hindi, talagang matidrain yung mata mo. At saka yung utak ko matitin din talaga kasi masakit na wala na lang na-absorb. And yun nga, kapag hindi ka nakapagbasa, it's very hard to answer the exams, especially in the multiple choice exams. May multiple choice exams sila, may mga essay types exams, pero hirap talaga ng multiple choice. Yung parang masasagot mo lang siya kapag nagbasa ka. So kung hindi ka nagbasa, wala kang isasagot for sure. And one thing also na nakita ko na very helpful sa akin, I have a circle of friends.
na nag-aaral sa UPLU at talagang they've been there for me, helping me kapag may mga deadlines to meet at saka yung mga nagre-remind constantly kung may mga kailangan ko rin. Shoutout kina Sam at kina Jel. Sila yung tumutulong sa akin para ma-remind ako constantly kung may mga deadlines na nakakaligtaan, yung mga isa-submit, and yun nga. Nakakatuwa na yung mag-aaral, nakakamit ko ng mga bagong kaibigan sa tingin ko. Isa siyang napaka-helpful na bagay, kaya meron dapat yan. So, yun. So, I'm encouraging you to take graduate certificate in distance education to help you be equipped dun sa mga dapat mo malaman kung ikaw ang natuturo through distance education mode, modular approach mo yan, blended learning or online learning mo yan, para mas lalo pang ma-enhance yung iyong mga skills sa pagtuturo ngayong new normal. Thank you so much. Don't forget to subscribe to my channel. Thank you.